At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mimusa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Wala si Jun na masamang nilalang ang nakikita nila na lumalabas sa gabi. Hanggang minsan, narinig niya ang kanyang ina na sumisigaw at sinabing may kakaibang nilalang. Pero binaril ng eskopeta ni Jun at tinabaan niya. Pero di napuruhan. Kinabukasan, niyaya ni June si Brando na babalik sila sa likod ng lumang mansyon. Pero di sumaba. Hapon na. Alalang-alala si Nitang sapagkat wala pang anak niya sa bahay. Kaya sinundo niya kina Brando. Subalit, lalong nag-alala nang wala doon ang anak. Kaya sinunda nila sa likod ng lubang mansyon. Samantala, tuwang-tuwa na nagkwentuhan si Mimusa at Jun nang di nila nabalayan na dumating sila Don Podri. Ah! Mimusa, madilim na pala ang palingin. Ha? Oo nga pala. Sa ganitong oras dumarating ang mama at papa? Ha? Eh di kung ganun. Aalis na ako. Baka madat na nila ako rito. At dito pa naman ako sa loob. Oh, sige. Balik ka ulit bukas, ha? Kwentuhan ulit tayo. Oo, Mimusa. Babalik ako. Sige, magpapaalam na ako. Ah, ha? Ha? Ang papa at mama, dumating na sila. Nako, lagot. Huli ako. Papa, wala pong ginagawang masama si Jun. Nagkukwentuhan lang po kami. Opo, senyor. Nakikipagkwentuhan lang po ako kay Mimusa. Tsaka, wala po akong masamang hangarin sa kanya. Sige po, aalis na po ako, senyor. Huwag ka muna gumalis, Ginoo. Dito ka muna. Oo nga naman, Ginoo. Kararating lang namin. Aalis ka kaagad. Dito ka muna. Oh. Pero kapag sinabi namin huwag ka munang alis, huwag kang alis, Ginoo. Papa? Mama? Naghapunan na ba kayong dalawa? Baka naman hindi pa. Hindi pa nga ho, Papa. Natuwa kasi ako sa kwentuhan namin ni Jun. Kung ganun, maghapunan muna tayo bago aalis ang iyong panauhin. Ano nga bang pangalan mo, Ginoo? Jun po, senyora. Jun, huwag ka muna umalis hanggang hindi ka pa naghahapunan dito. Oh, sige, maiiwan namin kayo. Magbibis lang kami. Opo. Halika na. Ay, salamat, Diyos ko. Akala ko, sasaktan nila ako. Salamat, Diyos ko. Aling Nita, bigo tayong makita si Jun doon. Eh, nasaan na kaya ang anak ko? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Ihahatid ko na po kayo sa bahay niyo. Baka nandun na rin po siya ngayon. Eh, huwag na, Brando. Kaya ko nang umuwing mag-isa. Malapit lang naman ang lalakarin ko eh. Ihahatid ko na po kayo. Baka maasyamban kayo ng gumagalang halimaw. Halimaw? Ah, oo nga pala, no.
Nung isang gabi, sinalakay ako ng halimaw. O ano? Ihahalid ko na kayo. Brando, ano naman yun? Halimaw yun, aling nitang. Sumilong muna kayo sa bahay. Dalian nyo. Palagi na lang gumagalang halimaw na yan dito sa atin. Ha? Si Amaya, nasaan ang kapatid ko? Bakit wala siya sa tabi natin? Ha? Oo nga pala. Parang sa una lang pumasok dito sa bahay, ha? Ipinid na natin ang pinto. Yung kapatid mo, si Amaya, nasaan? Baka nandyan lang sa kwarto. Sandali at titignan ko. Nakabukas ang binto. Amaya! Nasaan ka? Amaya! Aling nitang, wala dito sa loob ng kwarto niya ang kapatid ko. Tinangay na yata ng halimaw. Yun, ikaw lang ang pinahihintulutan kong makapasok dito sa mansyon. Dahil alam ko na mapagkakatiwalaan ka. At isa pa, ayaw kong may kwento mo sa mga kaibigan mo na nakakapasok ka dito. Asahan po ninyo, senyor. Susundin ko po ang sinabi ninyo. Alam mo, John, ayaw na naming maulit pa ang malaking na nakaraan. At kung ano man yun, ay hindi pa panahon para ikwento namin ng asawa ko sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo, John? Opo, senyora. Buti naman kung ganun. O sige, kumain ka lang. Huwag kang mahiya sa amin. Kumain ka lang, John. Ang dami nating nilutong pagkain. John, dalawang baso na nilagyan ko ng alag. Sabay tayong iinom. Tanda ng bagong pagkakakilala natin. At sana simbolo rin ito ng katapatan mo sa amin. Sige na, kunin mo na ang isang baso. Opo, senyor. Ngayon, magpingkihan natin ang ating hawak na baso. Tapos sabay nating inumin. Brando, nasaan ang kapatid mo? Baka dinagid na siya ng kakaibang nilalang na yun. Mapapatay ko ang kakaibang nilalang na yun kapag may masamang nangyari sa kapatid ko. Ano yun? Parang may nahulog sa labas. Ha? Titignan ko sandali kung ano yun, aling nitang. Dito lang kayo sa loob. Huwag niyong bubuksan ang pintuan. Sige, Brando. Mag-ingat ka. Baka nandyan pa yung kakaibang nilalang. Opo, ha? Sandali lang. Dito lang po kayo. Kailangan makita ko agad kung ano yan. Mapapatay kitang demonyo ka. Kung ikaw man yan. Si Amaya. Nakahandusay. Amaya! Ang nangyari sa'yo? Amaya! Ha? Punit-punit ang damit mo. Tapos, may dugo ka. Sinalaki ka ng kakaibang ninalang na yun. Hayop kang nilalang ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Magpakita ka sa akin! Papatayin kita! Magpakita ka! Kuya, tulungan mo ako. Hindi ako mag-ahing. Amaya! 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 Amaya!
Musa. Magpapaalam na ako. Iniwan lang tayo nila papa at mama mo dito. Pakisabi na lang na umalis na ako. Sige, John. Mag-iingat ka. Balik ka ulit sa ibang araw para magkwentuhan ulit tayo. Oo, ma. Maraming salamat pala sa tiwala niyo sa akin. Huwag kayo mag-alala. Wala akong pagsasabihan o pagkukwentuhan na galing ako dito sa bahay nila. Salamat, John. Maraming salamat. Paano? Alis na ako ni Musa. Paalam. Paalam, John. Sandali lang. Hinalikan niya ako sa bisngi. Sige, Mim Musa. Ilag mo na yung pinto. Ang sinasaya ng pakiramdam ko sa gabi nito. Makakatulog ako ng mahimbing nito. Pakiramdam ko, ako na yung pinakamasayang binata sa balat ng lupa. Itong sayo! Napunasan ko na ng mainit na tubig ang buo niyang katawan ng kapatid mo, Brando. May nakita ba kayong sugat niya, Aling Nita? Wala naman akong nakitang sugat sa katawan niya. Kung ganun, di siya nakagat ng demonyong hayop na yon. Oo, Brando. Wala siyang kahit gas-gas man lang sa katawan. Aabangan kang pagbabalik ng demonyong hayop na yon at papatayin ko siya. Huwag! Hindi mo kayang mag-isa. Magyaya ka ng mga makakasama mo para abangan ang gumagalang kakaibang nahayop na yun. Oo. Bukas na bukas din. Maghahanap ko ng makakasamang mag-aabang sa kanya. Madaling araw na, pero hindi ako dinalaw ng antok. Laging si Jun ang nasa isipan ko. Ay, masaya ako habang kausap ko. Sana mamaya nandito ulit siya. Lolo. Saklolo. May naririnig akong humingi ng saklolo. Sino kaya yun? Parang nasa labas lang ng mansyon. Limosa. Tulungan mo ko. Tinig ni Jun yun, ha? Ano kayang nangyari sa kanya? Titignan ko sa labas. Jun, ikaw nga. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? May busa. Hindi ko alam. Paglabas ko ng pintuan, bigla na lang ako nawala ng malay. Parang may pumupok sa ulo ko. Hindi ako magkatayo. Bigla akong nangihina. Ha? Halika. Alalayan kitang makapasok sa silid. Dito ka humiga sa alpombra. Dito ka lang. Kukuha ako ng mainit na tubig. Didimpon kita para maalis ang mga alikabok sa katawan mo. Sandali lang. Ano kaya itong nangyari sa akin? Bakit paglabas ko, parang may pumupok sa akin. Nahilo ako. May sakit na kaya ako? Na-stroke ba ako? Sana hindi totoo na may sakit ako.
hindi pa nagkakamali si Amaya. Buti na lang hindi nabalian ng buto nang sinalakay siya ng kakaibang hayop na yon. Mm. Oh, bumalik na ang malay niya. Gumagalaw na siya. Amaya? Gising ka. Amaya? Ha? Kuya? O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ha? Bakit? May nangyari ba sa akin? Wala naman ah. Hindi mo ba alam na kamuntik ka ng madagit ng mabangis na hayop na yun? Ha? Ako? Kamuntik ng dinagit ng mabangis na hayop? Oo. Buti na lang. Hindi ka nakagat ng hayop na sumalakay sa atin. Kuya, hindi ko alam yung sinasabi mong hayop. Alam mo, dumadalas na ang pagpunta rito ng halimaw. Kaya magyayaya ako ng mga makakasama kong mag-aabang para mapatay siya. At alam mo, may hinala ako. Anong hinala mo, kuya? Kung hindi ako nagkakamali, baka ang babaeng nakikita ni June, ang hayop na yun. Ha? Kuya? Mimosa, parang inaabangan mo yata ang paglabas ko. May sasabihin ka ba sa akin? Papa, tapatin niyo nga ako. May teka, parang may problema ka eh. Ano ba yon? Sabihin mo. Papa, anong ginawa niyo kay June kagabi? Ano? Ha? Eh bakit? Anong nangyari kay June? May masamang nangyari ba sa kanya, iha? Oh, ano bang nangyari kay June, iha? Sabihin mo. Papa, huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam ko na inutusan mo ang alaga mong kapre kagabi. Sinaktan niya si June. Amin yun na, Papa. Hindi siya nakauwi sa kanila kagabi. Pagdating pala niya dyan sa labas, inabangan siya ng alaga ninyong kapre. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam yon. Wala akong alam dyan, iha. Lalo naman ako. Hindi ko alam yan, iha. Papa, hindi nyo naaaminin na inutusan nyo yung kapre na patensya. Di ba totoo, Papa, ha? Ah, Mimosa! Totoo kayang inutusan ni Don Pudring ang kapre na patayin si June. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mimosa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.